Ma, anong ginawa mo kay Glenn? Ma, I'm talking to you. Anong ginawa mo kay Glenn? Anong ginawa ko? Eh, didinisiplina ko yung anak mo. Eh, binasag niya yung mamahaling kong vase, eh. Isip mo ba yung ginagawa mo? Bata lang si Glenn, sinaktan mo siya over some simple thing like a vase? Wala kang karapatan na saktan ang anak ko. At wala ka rin karapatan na sigawan ako sa pamamahay ko. Ginagalang kita, Ma. Pero wag na wag mong sasaktan ang anak ko. Hindi ang magdadalawang isip na labanan ka. Apoy, bastos ka! Ah! How dare you! Kakarating to kay Lazaro! Get out of my house! Bastos! Get out! Ay, naku, Jerry. Oh, kantahan mo muna ako, ha? Uy, buhay! Sino yan? Shota mo? Kahit hindi. Ikaw, tama ko, niya ala ka talaga. Umot, tsaka kumbre ka, Ma. Salamat. Sensya ka na, medyo magulo pa eh. Kung may kailangan ka, sabihan mo lang ako, tsaka si Annalisa, ha? Ah, sige, kuya, sige. Thank you, good night. Ay, bro. Hindi, gusto ko lang kasi mag-thank you sana. Kasi, pinapasaya mo ang kapatid ko. Ngayon ko na lang nakitang ganun kasaya yun ulit eh. Kaya, sobrang thank you talaga. Sinusuklihan ko lang naman yung saya na binigay niya sa amin ni Annalisa. Sige na. Tulog ka na, kuya. Okay. Night, bro. Good night. Night. Thanks so much. Bye. Night, kuya. Naku ka talaga. Lagi mo na lang akong pinapahamak. Pasalamat ka, pogi ko, ha? Saan ka na kailangan? Okay na? Okay na, kuya. Thank you. Okay. Bunga ng kwarto ni Mami. Oh, laki. Tapos may TV pa. Oh, di ba? Hindi ka kong masaya doon. Maganda ng party. Pasok! Ang sabi ni Dora, anak. Excuse me po. Oh, Annalisa, pasok! Kunin ko lang po sana yung punta tapos yung kumot po. Diyan po kasi namin nilalagay. Ay, oh, sandali. Ako nakukuha. Sandali. Eh, ito. Kaya mo ba to? Opo. Yan. Salamat po, Tita Stella. Tita Stella? Oh. Meron po sana ako itatanong sa inyo. Ano yun? Sige. Ngayon pong kasan na po kayo ni Tatay, pwede ko na po ba kayong tawagin Nanay? Pag-iisipan ko. Oo naman, siyempre. Alam nga namang tatay tawag mo sa akin. Diba? Yay! Thank you po, Tita Stella. Ay, Nanay Stella! Ibig sabihin na magiging ate na rin kita? Siyempre naman, Kati! Yay! Oo, oh, saya-saya mo. Grabe, anak! Ayan, may ate ka na. Oh. Mom, what are you doing? We're going. Huh? Where are we going? Just follow me! Mom! Tay naman, ba't ang tagal-tagal mong maligo? Siyempre naman, eh, unang gabi namin ito magkatabi ni Mrs. Sabihin mo nga ako, mababango ako. Tay, mabango! Pero dati maasim magkilikili mo, ngayon mabango na tay! Ikaw ah. Pero, anak, okay lang ba sa'yo na may kasama ka na sa kwarto ngayon? Siyempre naman, Tay. Gustong-gusto ko meron na kasama sa kwarto na kapatid ko. Huwag kang malikot, ha? Baka mamaya malikot ka, madaga na mo yung mga kapatid mo. Tay naman, hindi naman ako ganyan. Ikaw naman, Tay. Huwag ka masyado hilik na hilik. Kasi baka hindi makatulog si Nanay Stella. Hindi naman ako umihilik, no? Oo, Tay. Ang lakas-laks kaya. Sus! Hindi ko naririnig. Tulog ka, Tay! Oh, basta. Huwag kang malikot ha. Baka mamaya matulog ka. Tapos kumikembot-kembot ka. Mahulog yung mga kapatid mo. Tay! Eh, sige na. Magayin lang sa akin, Tay. Good night na. Good night, Tay. Sweet dreams, ha? Sweet dreams din, Tay. Don't let the bed bug bites! Bell? Bell? Glenn? Bell? Nasaan sila, Ma?
bakit hindi mo tanungin ng magaling mong asawa? Ma, ano nangyari? Lumayas na sila dito, kasama yung ampun mo. What? So, pinalayas mo siya? Yun ba siyang sabi niyo? Hindi, siya mismo umalis. Hayaan mo na siya, anak. Wala na siyang respeto sa akin. Sinaktan niya ako, sinampal niya ako. Dinidisiplina ko lang naman yung bata. Wala siyang karapatang matira dito kasi hindi na niya ako ginagalang. Ma, hindi yung gagawin ni Isabel para sa maliit na bagay lang. I'm sorry, Ma. I have to talk to her. Dito ka rin matutulog. Oo, Arlene. Dito rin ang matutulog. Di ba masaya yun? Tabi-tabi tayong tatlo. Ganito ba talaga to? Tayong tatlo, tapos isa lang yung kama? Malaki naman yung kama, ate. Tabi-tabi na tayo. For your information, hindi ako tatabi sa'yo. Okay? Never! Kunti na lang we can sleep na, Anna, baby. Okay? Belle? What happened? Dito muna kami. Kahit tonight lang. Is this about Lazaro? Is it okay if we just talk about this tomorrow? Inaantok na tong si Glenn. Let's let him rest. Sige. Pag-usapan na lang natin bukas ang umaga. Kiss, Mamsie. Good night, Pomsi. Good night, Iho. Hindi pwede to. Sasabihin ko to kay Mommy. Huwag na, Ate Arlene. Ate. Baka may sorbo mo pa sila. Alam ko na, ako na lang dito sa isang dulo. Tapos ikaw naman doon sa kabilang dulo. Tapos si Kati na lang yung sa gitna. Yan, hindi na tayo magtatabi. Good na ba yun? Ate, kung ayaw mo magkatabi kayo ni Ate Annalisa, sa banig ka na lang. Excuse me? Hindi ako hihiga sa banig, no? Sige na nga. Doon ako sa kabilang dulo. At isa pa, huwag mo ako tatawagin ate, ah. Pasensyahan mo na yun si ate. Okay lang yun. Siguro kasi di din kayo sanay na meron katabi pag matutulog. Siguro sanayan lang din yun. Kathy, tulog ka na nga. Yung chismis ka pa dyan eh. Opo, ate. Belle, please come home. Lars, hayaan mo muna ako. Belle, pag-usapan natin to. I just need to get away, even for a little while. Huwag ka mag-alala, mag-uusap naman tayo. I just need time. Papalapasin ko lang tong sama ng loob ko. Okay. Take care of yourself for me. You too. I love you, Belle. Kayong dalawa ni Glenn. Nagdadasal bago matulog? Hindi. Gusto mo, turuan kita. Mas masarap matulog
kapag nagdadasal ka. Sige. Ganito lang yun. In the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Tapos sasabihin mo lang kay Jesus na pwede ka din mag-thank you, pwede ka mag-sorry, tapos pwede ka din magpasalamat. Kahit anong gusto mo sabihin, makikinig naman siya. Ngayon, ano yung dinasal mo? Ngayon, dinasal ko ay, Papa Jesus, maraming salamat po talaga dahil binigyan niyo po ako ng bagong nanay, ng bagong kapatid, at ng bagong tita. Alam niyo po, napakasaya ko po ngayon. At sana naman po maging malapit po sa mga kapatid ko. Ikaw naman, Kathy. Papa Jesus, sana po makatulog ako. Hindi po kasi ako sanay na matulog sa ibang bahay. The Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Ganun ba? Hindi ka ba sanay? Sige, gusto mo kwentuhan na lang kita. Kasi ako, kapag kinakwentuhan ako ng tatay ko, alam mo, nakakatulog ako. Gusto mo? Sige, Ate Annalisa, kwentuhan mo ako ng story. Sige. Duh! Paano ka naman niya babasahan? Walang storybook dito sa atin, di ba? Hindi na yun kailangan. Dito lang storybook ko. Tara, simulan na natin. Higa ka na. Once upon a time, may isang munting prinsesa. At dami siyang magagandang damit at laruan. Kaya lang malungkot siya eh. Kasi hinahanap niya yung tatay niya. Ang mahal na hari. Hinanap niya ito sa mataas na mundo. Sa malalim na kuya. Pero, negative eh. Wala pa rin. Hanggang sa meron nakapagsabi sa prinsesa na ang tatay niya ay nasa mahiwagang dagat. Kaya, naglakas loob siya na tumalon. Tapos ang pagkatalon niya, biglang ang galing na niya lumangoy. Alam mo kung ano nangyari sa kanya? Ano? Naging isda siya. Ha? Paano siya naging isda? Dapat may witch na ginawa siya isda, no? Nakikinig ka pala, ate. Hindi! Ang ingay-ingay nyo kasi. Kaya narinig ko, di ba? Kaya mga siya ito maingay. Wala kasing witch sa kaharian namin, Arlene. Tapos bigla nakita na niya yung tatay niya. Hindi naman pala siya nakalimutan eh. Naligaw lang. Pero natakot siya lumapit sa tatay niya. Kasi baka hindi siya makilala ng tatay niya kasi nag-iisda siya. Pero sa malayo pa lang, nakilala na siya agad ng tatay niya. Nakilala siya ng puso ng tatay niya. Ang puso, nakikita ang mga hindi natin nakikita. At bumalik na yung tunay niyang anyo. Tapos naging buho ulit yung pamilya niya. Happily ever after. Matami tapos, Stella. Yeah.
pag-iising natin, di ba? Oh, sige. Di ba? Saya, di ba? Ano mas maganda yan? Kung kakain na muna tayo para makapamalengke na ako. Pero na hindi pa po gising si Ate Luisa, tapos si Ate Arlene, tapos si Kathy. Ay, gigisingin ko. Sandali. Oh, kakalain mo, gising na! Ay, good morning, Arlene! Good morning, Kathy! Tara, upo tayo, kain tayo. Masas na lang, sige na, maupo na kayo. Gisingin ko si Ate Louie. Okay, kayo, ayaw niyo kumain, bot? Belle, why don't you tell me what it is? Paano natin masosolusyonan ito kung naglilihim ka naman sa akin? Ma, hindi naman sa naglilihim ako sa'yo. It's just, I don't think it's appropriate to talk about it right now. Especially since di pa kami nag-uusap ni Lazaro. All right then, just tell me when you're ready. And if you wanna get things off your mind, why don't you help out sa feeding program ng foundation? It's in a few days' time. I'd like that, ma. Good morning to the two most beautiful women in my life. Wow. Hi, ma. Mwah. Hi, ate. Mwah. Ito naman si Jerry. Aga-aga, nang bobola na agad. You must get that from your dad. Ouch, ma. You know you're beautiful, ma. Alam mo, anak, kumain ka na. Oh, and by the way, tumawag yung manager mo kanina. May lakad ka pala eh. Ma, totally forgot na may gig. Pero okay na yun, don't worry. It's all fixed. Alam mo, anak, ever since you broke up with Bianca... Ma, come on. Bianca has nothing to do with this. Nakalimutan ko lang naman eh. Oh, sige na nga. Basta, maigi pa siguro na kumuha ka ng PA. Para may tumutulong sa'yo sa schedule mo. Celebrities like you need to be organized. Not a celebrity, ma. Just a singer. Wow. And that was my favorite nephew. Tito Jeric, can I ride on your bike? Kaya mo ba? It's too big ata for you eh. Don't worry, I'll get you one for your age. Ay nako, yan na naman ang anak ko. Making lambing his tito. Oh, anak, come on, let's eat. Oh, hi, Lazaro. And the Holy Spirit. Amen! Kain na na! Kumain na kayo. Dali, masarap yan. Ganito ba talaga dito? Aga nyo naman. Tsaka, kailangan kumembot bago kumain. Sabi nga ni Annalisa, pampagood vibes ang kembot sa umaga, di ba? Opo, Tay. Tas mas masarap po kumain ng salo-salo. Lalo na po pag almusal. Tama! At kumembot sa umaga. Simula ngayon, tayo na ang pamilyang kembot, ha? Kikembot tayo tuwing umaga. Ang importante, salubungin natin ang araw ng sabay-sabay. Good ba yun? Oo, Tay! Good! Okay na. Alam kong biglaan at mali yung ginawa ko. Pero pagkatapos na nangyari sa amin ng mommy mo, kayang bumalik doon. I know. I understand. Kahit ako, hindi ko alam kung paano ipatanggap ko yung mami si Glenn. Pero baka naman pwede pa natin itong pag-usapan itong tatlo. Hindi na, Laz. You said it yourself. Hindi matatanggap ng mami mo si Glenn at hanggat mainit ang dugo niya sa anak natin. I will not risk our child's safety para lang makisama sa mami mo. So anong gusto mo mangyari? I don't wanna pressure you, Laz. Pero hindi ko na kaya dun. Gusto ko nang bumukod. Gusto ko tumira sa isang bahay na walang mangingialam. At safe yung anak natin. Okay. Let's do it. Stella, yung pera. Ito yung pamalengke para pang grocery. Tapos sa karinderya. Sige. Para pag nagipit ka, alam ni Annalisa yung pinto niya. Ikaw na bahala, ah. Oo, unahin ko na yun sa karinderya ay pamalengke. Sige. Palengke po! Sige po, sasamahan ko na lang po kay Mamalengke para po mapamilyar po kayo doon sa lugar. Hindi, okay lang ako na.
Hindi. Magaling to si Annalisa sa palengke. Dapat isama mo siya. Mas makaka-discount ka pa pag kasama mo to. Di ba? Opo, Nay. Sige. Magandang maga po, Aling Kayla. Nanay ko po. Magandang maga po, Kuya Mayo. Nanay ko po. Hello po, Aling Berta. Nanay ko po. Magandang umaga, Annalisa. Buti na lang kasing ganda mo rin. Madaling tanda ng mukha niya. Siguradong hindi ako mahirapang magbigay ng discount. Salamat po, Aling Berta. Nay, dito po yung mga gulayan. Tapos doon naman po yung mga kakanin. Tapos yung pinakamasarap pong pwesto, yung kay Aling Minda. Tapos yung kargador niya po si Kuya. Di ba nakapagod yung bibig mo? Kasi gusto naman magpahinga ng tainga ko eh. Sorry po, Nay. Excited na excited po kasi ako eh. Joke lang yun. So, tara na, bilisan na natin para makauwi tayo ng maaga. Good ba yun? Opo, Nay. Good na good. Kaya pupunta na lang po ako doon sa mga baboyan. Di ba po, gusto niyo po 2 kilo? Nay, bibili ko na po, ah. Sige, sige, sige. Bye-bye, Nay! Ano to, 1 kilo? Renta na lang para sa'yo. Sandali, babalik ako. Manang! Ano yon? Pabili nga ako ice cream itong dalawa yan. 300? 250 na lang. Ay, hindi ko pwede. Sige, ayun, para naman sa mga anak ko yan eh. Sige, thank you. Nay! Di ba tumakot?